pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, labis ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam nino man upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinalanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at sira ang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayot gamay laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag
ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin nang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tumayo po ang lahat. Salita mo'y iwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa'yo landas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nangihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita ni Jesus Nazareno na hindi sapat ang kalakaran ng batas sa lumang tipan. Siguro sa unang tingin at lagi nating narinig, ang paghihiganti ay masama. Pero kung tutusin nung sa lumang tipan, kaya ginawa yung batas na ngipin sa ngipin, mata sa mata, ay upang bawasan at tanggalin ang kalupitan. Sapagkat nung unang panahon, lumalaki ng lumalaki yung gantihan at alitan ng mga tao.
pami-pamilya, angkan-angkan, tribo-tribo ang nag-aaway. At minsan ay kalabisan. Halimbawa ay yung isang tribo ay nasaktan yung isang bata, no? Nasuntok. Yung kabilang tribo bilang ganti eh, pinatay yung nanuntok. Kaya lumalaki, tumatagal at paikot-ikot ang gantihan. Kaya nga minabuti na para hindi maging ganun kalala. Minabuti nung panahon ni Moises na magsuklian na lang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ito ay sa katunayan katarungan nung panahon na iyon. Kasi nga kung sa mata sa isa ang igaganti buhay, hindi patas. Kaya ang ginawa ni Moises, pantay-pantay na lang para hindi maging malala at labis ang gantihan. Ngunit binago din ni Jesus sa Sareno ang kalakaran na ito. Kaya nga nagbiro dati, kung mata sa mata, baka bulag na tayo pagdating ng panahon. Ngipin sa ngipin, baka bungal na tayo pagdating ng panahon. Kung kaya nga binago ni Jesus sa Sareno ang kalakaran na ito. Kaya nga sa Ebanghelyo, sabi niya ngayon, hindi na gantihan. Hindi na kung ano ang kinuha sa iyo, yun din ang babawiin mo. Bakit ito ang ipinapakilalang kalakaran sa atin ni Jesus sa Sareno? Siguro yung iba sa atin, mas gugustuhin natin yon, lalo na kapag tayo yung naargabyado, tayo yung nakuwanan. Hindi lang minsan nakakakita tayo at nakakalungkot minsan, lalo na kapag biktima ng krimen, dadalhin sa simbahan para sa libing. Pero pag na-interview ng media habang nilalabas yung patay sa labas ng simbahan, humihiyaw yung mga nagsimba. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Nakakalungkot dahil katatapos lang magsimba, katatapos lang natin pakinggan ang mga salita ni Jesus, pero hindi yung kalakaran ni Jesus ang gusto natin. Pero balik ako sa tanong, bakit ba yung kalakaran ni Jesus ang sinasabi niya, huwag suklian lang kung ano ang kinuha, yun din ang ibabayad. Bakit masanay tayo na ganun ang maging bagong kalakaran? Gusto niya ho ba talaga ibigay lang ang nararapat? Sakto lang ang suklian? Gusto ba talaga natin yon? Makatanungin tayo ni Jesus sa Sareno, pagdating ng huling panahon, pag nagkita tayo sa pintuan ng langit, pag tayong lahat ay huhusgahan na, gusto ba natin ibigay lang sa atin yung nararapat sa atin? Kung ako po ang tatanungin nyo, ayaw ko po. Kung tatanungin ako ni Jesus sa Sareno, Father Jun, ang ibibigay ko lang sa'yo, sakto lang na dapat sa'yo. Ayaw ko po kasi baka kulangin ako. Baka hindi ako makapasok sa langit. Dahil kulang ho. At lahat naman tayo may pagkukulang din. May kahinaan din. May kalabisan din. Kaya nga ang dinadasal natin lagi, kaawaan tayo ng Diyos. Kaya nga kanina, anong unang dasal natin? Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dahil ang awa, hindi lang ibibigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Ang ibinibigay sa atin ay naayon sa kabutihan ng Diyos. Hindi sakto, labis. Dahil labis ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga't
kahapon, naalala nyo, sabi rin ni Jesus sa Sareno, binigyan kayo ng libre, magbigay kayo ng libre. Kinahabagan kayo ng Diyos, mahabag din kayo sa isa't isa. Kaya yun ang bagong kalakaran na itinuturo sa atin. Masanay na tayo kung talagang tayo'y alagad ni Jesus sa Sareno, kung talagay tayo'y tumutulad kay Jesus sa Sareno, ang awa niyang pinapairal sa atin, yun din ang awang ipairal natin sa isa't isa. Mahirap po yun dahil iba ang gusto ng mundo. Ang gusto nga ng mundo, gantihan, suklian lang. Minsan nga, lalamang pa yung gaganti. Pero tayo ang lalamang yung nagbibigay. Dahil sobra-sobra din kung magbigay ang Diyos sa atin. Kaya tuwing tayo nagsisimba, tuwing tayo nagdarasal, ipagdasal po natin na maaalala natin ang nag-uumapaw na awa ng Diyos. Upang sa gayoy, madampian tayo, maambunan tayo ng awang iyan para pag tayo na'y nakikisalamuha sa isa't isa, awa din, hindi paghihiganti, habag, hindi galit ang umiral sa atin. Sa mga nangangailangan ng pagpapatawad, sa mga nangangailangang magpatawad, sa mga nangangailangang pahupain ang galit at paghihiganti, kaawaan nawa tayo ng mahal na pong Jesus sa Sareno at turuan niya tayong magmahal katulad niya. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbubunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging iyong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama, sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagalaw mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, inaalala natin na tayo'y kinaawaan ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, nagkabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung ang pinaiiral namin ay gantihan, galit. Kapag ayaw naming magpatawad at humingi ng tawad, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Hesukristo ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. The Lord,
Announcement. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras na ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:00 ka-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 4:00 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5:00 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maging mahabagin at matulungin sa ating kapwa. Tinuturuan tayo ni Jesus na maging mahabagin sapagkat ito ang kalakaran sa kaharian ng Diyos. At lahat tayo gusto natin maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
Krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ko namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ko namin.